Hello guys! Yung topic ko po ngayon na isishare po sa inyo is all about depression. So, paalala lang po, hindi po ako professional na mag-discuss po sa inyo ng depression. Pero this is based on my opinion and this is based on my experience kasi lahat naman po tayo nakakaranas po ng depression. So, napili ko po itong topic para i-discuss or i-share po sa inyo kasi sa sobrang dami ko pong nakikita ng mga Facebook friends ko na nag-share po sa kanilang mga timeline na nade-depress po sila. Sa kadahilanan, hindi ko po alam kung ano po yung reason behind kung bakit nade-depress po sila. At ang alam ko lang po kung bakit gusto ko po itong i-share kasi po para malaman kung ano po talaga ang dapat nating gawin pag tayo nade-depress. Ulit po, this is based on my experience and this is based on my opinion kung paano po malalagpasan yung depression. Okay? Una, pag nakakaranas po tayo ng panghina, emotionally, spiritually, and physically, kasi naapektuhan na po lahat po niyan sa aspect po ng katawan po natin. Kasi pag nade-depress po yung isang tao, is hindi na po alam kung ano yung gagawin. So, sabi ko nga po, una, ang ginawa ko po, o yung makakatulong po sa inyo, ay isurrender nyo po yung buhay nyo po sa Diyos. So, pumunta po kayo sa isang lugar na kung saan pwede po kayong manalangin upang isubmit po yung sarili po ninyo sa Diyos. So, para humingi ng tulong, emotional at physical, ganun din po sa mental po natin. Kasi pag nasubmit po natin yung sarili po natin sa Diyos, magkakaroon po tayo ng faith, magkakaroon po tayo ng hope. At kung ano nga ba talaga yung gusto nating mangyari sa buhay natin. So, pangalawa, mag-seek po tayo ng advice. Mag-seek po tayo ng kung sino po yung taong pwede po nating pinagkakatiwalaan na pwede mo natin i-share kung ano po yung pinagdadaanan po natin at pwede din po natin na sabihin sa mga pamilya po natin kung meron po tayong close sa pamilya po natin, pwede natin po ang i-share po sa kanila para gumaan po yung mga problema po na pinagdadaanan po natin. At pangtatlo po, kung paano po natin malagpasan yung depression, pwede po tayo mag-unwind. So, pero sa panahon natin ngayon, kasi pandemic, so hindi tayo basta-basta makakalis, ano bang ibig ko sabihin ng unwind? So, pwede nating i-relax yung sarili natin na kahit pwede tayong pumunta sa isang sulok ng bahay natin na kung hindi tayo makakalabas, pwede tayo kung saan nakakapag-relax yung isip natin na hindi natin naiisip kung ano yung mga bagay o problema na nagpapabigat po sa inyo. Ang pang-apat po, ang kailangan lang po natin gawin is i-enjoy po yung buhay po natin. Isa lang po yung buhay po natin. Hindi po natin kailangan na suluhin yung problema. Hindi po natin kailangan na mag-overthink po. Kasi pag once nag-overthink po tayo, doon po nagkakaroon po tayo ng mabigat na hindi na natin alam kung paano natin masusolusyunan yung problema natin. Pero kung tutuusin, simple lang naman po talaga. At alam ko po na kanya-kanya po tayo, merong mga problema. At alam ko din po na tayo, may kanya-kanyang aspeto na kinakaharap na problema nga po na gusto po nating malagpasan. Pero kailangan lang po natin na ma-enjoy ang buhay. Kailangan lang po natin na magtiwala po sa Diyos. Kailangan lang po natin pagkatiwalaan yung mga taong na sa paligid po natin. At kailangan lang po na mahalin po natin yung mga sarili po natin. Mahalin po natin yung sarili natin higit po
sa ibang tao. Mahalin po natin sarili natin kasi kailangan nating i-value kung ano po yung binigay po ng Diyos sa atin. At alam ko po na kung sino man po ang nakakaranas ng depression sa panahon ngayon, time will come, malalampasan niyo po yung mga bagay na ito.